Luto na ang ating Ilocanong Igado sa bahay ni Kabsat Hernan. Yung style yan. Guys, oh ayo. Nagimas guys. Lami-lami. Hello mga kapsat. Welcome to my vlog. This is Hernan Fernandez TV. Sa... Hello mga kakapsat, magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga kaibigang OFW saan mang sulok ng mundo, mga pamilya namin dyan sa Pilipinas, mga kaibigan natin dyan, naimbag nga aldaw yo amin. So ngayong araw po na ito mga kakapsat, ay magluluto po ako ng isang paborito naming ulam na mga Ilocano, ang pork igado. Ipapakita ko po kung paano ko po lutuin ang pork igado. Ang unang gawin po natin mga kapsat ay mamaririt na natin ang pork at saka yung liver. Yan. Ito po yung isang kilo na pork belly natin. Yan. Yan po. Mamaririt lang po natin. Ilagyan po natin ito ng pepper powder. Yan. Pepper powder. Ihalo lang po natin. Yan. Tapos pamintang duro. Yan. Ito po. Yun. Ito po yung version ko sa pagluto ng igado, Ilocano style. Ito po. At maglagay din po tayo ng silver swan. Ayan. Tansyahin lang natin. Ayan. Haluin lang natin para mahalo yung tuyo, pamintang durog at pepper powder na nilagay natin. Ayan. Ayan. Tapos, imamarinate lang po natin ito ng kahit 30 minutes. So, isip-aside lang natin itong pork belly. Tapos, ganyan din po ang gawin natin sa liver. Yan. At saka yung kanyang baga na tinatawag. Yan. Ilagay natin to sa isang bowl. Yan. Tapos, maglagay tayo ng kalamansi. Pwede din po natin gumamit dito ng suka. Yan. Bakit po maglagay ako ng kalamansi? Nakatulong po to sa pangtanggal ng langsa ng liver. Kasi minsan po, medyo may lang sa yung liver natin lalo na pag-prosin. So maglagay din po tayo ng pamintang duro. Ayan. Mas maganda yung maraming paminta para pang makapatulog din sa pagtanggal ng lang sa ng liver natin. Ayan. 1/4 liver po yan. Kasama na po yung baga. Ayan. At lagyan din po natin ng kunting tuyo. Kagaya ng ginawa natin sa pork belly. Ayan. Tapos ganun din ang gawin natin. Haluin lang natin. Ayan. Kasi yung kalamansi talaga, nakakatulong to sa pagtanggal ng langsa. Lalong-lalo na ang liver, medyo malangsa to guys. So yan na guys. So ang gawin natin, i-marinate lang din natin ito ng 30 minutes. Magkatapos, lulutuin na natin ito. Yan, set aside lang natin. Kakabsat, bago tayo magsimula magluto, ipapakita ko po muna sa inyo ang ating kompleto na ricado sa ating pork igado. Ito na po yung liver na binabad po natin siya sa kalamansi, pepper powder, tuyo at saka pamintang durog. At ito din po yung ating minarinate na pork belly, pamintang durog, pepper powder at saka tuyo. Yan. At ito din po yung ating, mayroon din po tayong sibuyas, mayroon tayong bawang, mayroon tayong green peas, mayroon din po tayong patatas, mayroon din po tayong carrots, mayroon din po tayong green at red bell pepper. Mayroon din po tayong sili, mas masarap po yung igado kung may kunting anghang. At mayroon din po tayong bay leaves, may apat na bay leaves. Mayroon din po tayong aswiti, nalagyan ko po yan ng mainit na tubig mamaya. At ito po, pepper powder, crushed black pepper. Mayroon din po tayong mamasitas oyster sauce, dato puti at soy sauce. So, at saka mantika. Yan po ang ating gagamitin guys, mga sangkap sa pagluto ng ating igado. So, halina po kayo mga kapsat, samahan nyo na po ako sa pagluluto. Kakabsat, magluto na po tayo. Ang unang gawin po natin ay lulutuin po muna natin una yung atay. Yan. Painitin lang natin yung kawali. Mainit na po yung kawali. Ilagay na po natin yung atay. Yan. At saka yung baga niya. Ito po yung step guys sa pagluto ng igado. Lulutuin po muna natin ng bahagya yung atay.
Yan. Haluin lang natin. Hintayin lang natin na matanggal yung kanyang tubig. Kasi minarinate na po natin ito. Dapat po, lutuin ko muna ng half cook yung atay. At saka pa matanggal, pang makatulong din po ito sa pangtanggal ng langsa ng atay na gisahin natin siya. Lutuin lang muna natin ang half cook. Kasi kusang magtutubig po yan. Ang atay po, di po ito kailangan na lutuin ng matagal. Kasi pag maluto na siya ng matagal, titigas po siya, pangit na po siya kainin. Kaya ganyan lang po, isimi-half cook natin para mamaya, pag maluto na natin yung karne, mapalambot na natin yung karne, pwede natin itong ilagay itong atay. Yan, haluin lang natin. Dahan lang yung paghalo para hindi siya madurog. So, hintayin lang natin na bababa yung kanyang sariling tubig kasi minarinit natin to. Yung nilagay natin kanina na tuyo at saka yung sariling tubig ng atay. Yan. Hintayin lang natin. Yung limon po na nilagay natin guys sa atay kanina, nakakatulong din yun na makapagtanggal ng langsa ng atay. Kasi minarinit natin to ng 30 minutes. Yan. So, hintayin lang natin na medyo matuyo yung sauce ng atay. Yan. Medyo semi-half cook lang natin. Okay na to mga kakapsat. Hanguin na natin to at isit aside natin at lutuin na rin natin yung pork belly. So, lumabas na yung sariling mantika ng atay. Isit aside lang natin. Natapos na natin naluto ng half cook yung atay. So, ngayon naman, lulutuin na natin yung pork belly hanggang ito ay matapos yung ating pagluluto. Pagpainit lang tayo ng kawali. Hintayin lang natin uminit yung kawali. Mainit na po ang kawali. Maglagay na po tayo ng mantika. Yan. Hintayin lang natin uminit ang mantika. Mainit na po ang mantika. Maglagay na po tayo dito ng bawang. Iniwan ko lang sa maliliit. Isayin lang natin hanggang mag-golden brown. Lumabas din yung amoy ng bawang. Isunod na natin ilagay ang sibuyas. Patuloy lang natin itong isahin hanggang lumabas ang aroma ng bawang at sibuyas. Ito talaga ay nakakatulong sa dagdag lasa ng ating igado pag maraming sibuyas at saka bawang. Wow naman! Wow! Yun, wow. Lumabas na po ang aroma ng ating sibuyas at bawang. Malambot na po ito. Sa puntong ito, pwede natin ilagay yung pork belly. Ito po, yung ating isang kilong pork belly. Yun. Namin narinit natin ng 30 minutes. Yan po. So, gugisahin lang natin ito. Pahaba po yung ating pagkahiwa ng ating pork belly. Ganun din po sa atay at saka yung mga kwan natin, mga salkap natin. Kasi yan po ang style ng pagluto ng igado. Dapat pahaba siya. Yan. Dahil alam na sa amin ng mga Ilocano. Yan. Design lang natin itong karne hanggang lumabas ang katas nito. Kasi magtutubig po ito kung sa magtutubig itong karne. Yan. Design lang natin hanggang lumabas yung kanyang sariling tubig. Yan. Yun mga kakapsat. Dahan-dahan na pong lumalabas yung tubig at sariling mantika ng karne. Yan. Patuloy lang natin itong design hanggang lumabas talaga yung sariling mantika ng karne. Habang ginigisa po natin yung pork belly, dapat po dahan-dahan lang po yung apoy. Slow fire lang po. Para sa akin guys, mas masarap talaga na imarinate muna natin yung pork belly para papasok yung toyo, paminta sa kalooban ng katawan ng belly. Yan, tingnan nyo po siya. Oh, yung lumalabas po na nakikita nyo, yan na po yung marinate na nilagay natin na tinimpla natin. At saka yung talagang mantika ng baboy. Yan. Habang ginigisa natin yung pork belly guys, pwede na tayong maglagay dito ng laurel. Yan. Nakakatulong din yan sa pagtanggal ng langsa ng karne at saka makakatulong din magbibigay ng aroma yan. Pangpasarap sa ating igado, yung laurel. Yan. Naglagay ako ng 5 piraso. Yan. Wow! Halo lang natin. Magandang. Yun. Okay na to guys. Sa puntong
sa puntong ito, pwede natin maglagay ng tubig para palambutin natin yung pork belly natin. Yan. Maglagay tayo ng 2 cups of water. Yan. Haluin lang natin. Yan. Palambutin natin yung karne na nas 30 to 45 minutes. Yan. With slow fire, slow heat lang. Kuha lang yung apoy. Dahan-dahan lang yung apoy. Yan. So, tapan lang natin. After 20 minutes na pagpalambot, guys, i-check na natin yung ating belly kung malambot na ba. Uy, may marami pa yung kanyang sauce na nilagay natin, yung tubig. Yan. Yan. Haluin lang natin para yung nasa ibabaw, siya din ang pupunta sa ilalim para sabay-sabay sila na lumambot. Yan. Check natin yung ating kuhan, kung malambot na ba siya. Okay. So, medyo matigas pa siya, guys. So, kailangan po na, pa natin itong palambuitin hanggang ito ay lumambot. Palang natin at hintayin natin hanggang lumambot yung karne. Patuloy lang natin itong palambutin. Check natin, guys, kung malambot na yung ating karne. Yun. Lumalabas na, lumabas na talaga yung sauce yung ng karne. Oh. Talagang lumalabas na yung sanyang sariling mantika. Check natin kung malambot na. Oh, yun. Malambot na siya, guys. So, sa puntong at puntong ito, pinunan natin ilagay yung atay na ating luto kanina hapko. Yan na po yung ating atay. Yan. Yan na po natin yung atay. At itimpahan na po natin. Pwede na rin po tayong maglagay dito ng kunting oyster sauce. Yan. Yan. Lagay po tayo ng 2 tablespoon ng oyster sauce. Maglagay din po tayo ng pamintang durog. Maglagay din tayo ng pamintang pino, pepper powder. Yan. At haluin lang natin. Yan, dahan-dahan lang natin haluin. Yan, guys. Yan. Kasi hindi na to kailangan nalutuin ng matagal kasi nga yung atay, di rin yan pwedeng lutuin matagal kasi nga titigas siya. Pangit na po yan. Baka pagkain natin, yung sabi ko kanina, baka parang chinilas na yan. Yan lang, guys. Sa putong ito, pwede na tayo maglagay dito ng suka. Yan. Maglagay po tayo ng 2 spoon ng suka. 2 tablespoon. Yan. Para po sa di nakakaalam, pag tayo po ay naglagay ng suka sa ulam, huwag po nating haluin muna. Para lang sa akin, sa mga hindi po nakakaalam. Kasi po, pag haluin po natin yan, sa experience ko po, pag hinalo agad yung suka na hindi pa naluto yung suka, magiging amoy suka po yung ating niluluto. Kaya takpan lang natin ito. Pabayaan lang po natin ng isang minuto. Minuto lang, pagkulo ng suka, pininata po tayo maglagay dyan ng ating iba pang ilalagay. Para lutuin lang po natin yung suka para hindi po mag-amoy suka yung atin. Pagkatapos po ng isang minuto na paglagay natin ng suka, napukulaan po natin yung suka, naluto na po natin. Pwede na po tayo dito maglagay ng ating thumb-size carrots. Yan. Wow! Sunod na rin na po natin dito yung patatas. Yan. Naglagay po ako ng patatas kasi mas gusto ko po yung igado na may patatas. Yung iba po kasi ayaw po nilang maglagay ng patatas. Ang nilalagay lang po nila is yung carrots. Pero sa akin po, para lang sa akin, mas masarap po yung igado pag may patatas din po. Yan, para pantay sila. May patatas, mayroon din carrots. Yan, tingnan yung igado natin, guys. Wow! Oh. Yan, nagmamantika na talaga yung ating karne. Haluin lang natin ito ng maayos. Yan. Sa puntong ito din po, pwede na po tayo maglagay dito ng aswiti para pangpakulay po sa ating igado. Yan, ito po, ang gamit po natin ay mamasitas. Ayan, aswiti po. Hinalo ko lang po sa mainit na tubig para magkulay, may kulay po yung ating igado. Yan. Okay na po yan. Haluin lang natin. Yan. Dito sa puntong ito po, di na po kailangan nating maglagay pa ng add pa ng tubig kasi kung sana po nang niyang maglalabas po yung sauce nito. Kaya naglagay po tayo ng aswiti na may tubig. At saka yung liver po, 70% po yan sa katawan ng liver, mayroon pong tubig yan. So maglalabas din po yan ng tubig. Yan. So na, guys, oh, haluin lang natin. Simmer lang natin ito ng kahit 3 minuto para maluto yung carrots at saka patatas na nilagay natin. After 3 minutes, check natin. Yun. Yan. Medyo luto na po yung carrots at patatas. Sa putong ito, pwede na tayo maglagay dito ng red at green bell pepper. Marami po yung ilalagay natin na bell pepper. Isang piraso po yan. Isang piraso. At ilagay na rin po natin dito yung rose and green peas. Yan po. Sama-sama na po yan. Yan. At isama na rin po natin ilagay yung apat na sili natin. Yan. Para mas masarap po yung igado na may kunting anghang.
Ayan, haluin lang natin. Ayan. Wow. Sarap. Mapaparami naman tayo ng kain nito. Ganitong luto, lutong Ilocano. Ay apo, nagimas dahito yung mga katapsat. Oh my God! Wow! Nagimas. Ni. Sus. Sarap-sarap nito. Haluin lang natin ito ng maayos. Ayan guys, oh. Ang ating igado. Maya-maya, luto na po ito. So, takpan lang natin. Kahit isang minuto lang takpan natin para maluto yung bill paper na nilagay natin. Ayan. Check natin guys kung luto na ba yung bill paper na nilagay natin. Ayan. Oh. Oh, saktong-sakto yung sauce niya guys. Oh. Tingnan nyo yung sauce niya. Oh. Eh, marut-lapot yung sauce niya. Ayan. Ayan. Tikman natin guys kung sakto na ba yung kanyang timplada natin. Yun, sakto na to guys. Sakto na yung sauce ko guys, oh. Tingnan nyo, mas masarap yung igaro kung may kunting sauce. Yan. So luto na to guys. Luto na ang ating Ilocano Igano ni Kamsat Hernan style. So kainan na guys. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless everyone. I love you all.